Katumbas daw ng pang-isang buong taon ang bumuhos na ulan sa United Arab Emirates kung saan isa na ang napaulat na nasawi. Kabilang daw sa dahilan ng matinding pag-ulan ng pagka-cloud seeding doon. May report si Joseph Moro. Pahirapan ang pag-takeoff ng mga eroplano sa Dubai International Airport. Pinahakasi ang tarmac ng isa sa pinakaabalang paliparan sa buong mundo. Ang ilang pasahero... There are hundreds and thousands of other passengers just like me in this airport who have been waiting for 10 hours, 16 hours, some even for 24 to 30 hours. Maraming flights ang kanselado, delayed o diverted kasama ang ilang biyahe mula Pilipinas. Sa labas ng paliparan, halos wala nang makitang kalsada. Maraming sasakyan din ang nalubog. Hindi rin nakaligtas ang ilang ambulansya. Kinailangan naman ng iba na gumamit ng rubber boat. Sa datos ng National Meteorology Center ng Dubai, record-breaking ang pag-ulan sa Dubai na pinakamataas mula pa noong 1949. Katumbas ng pang-isang buong taon ang binuhos na ulan sa ilang lugar sa UAE sa loob ng 24 oras. Ilan sa sinasabing dahilan ng pambihirang pag-ulan ang climate change at cloud seeding na ginawa sa ilang lugar sa UAE. Wala namang Pilipinong nasawi o nasugatan dahil sa pagbaha ayon sa ating labor attaché. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wagi ang lahat ng programa ng Kapuso Network na na-shortlist sa iba't ibang kategorya ng New York Festival's TV and Film Awards. Wagi ng Bronze World Medal sa News Program Category ang dokumentaryo ng Sundo na kauna-unahang news documentary sa ilalim ng GMA Integrated News 360. Wagi rin sa iba't ibang kategorya ang GMA Public Affairs. Gold medalist ang dokumentaryo ng The Atom Araulia Specials na Batas Bata para sa Social Justice Category. Silver World Medal naman ang isa pa nitong dokumentaryo ng Hingang Malalim para sa Human Concerns Category. Nag-uwi rin ng tatlong World Medal ang flagship documentary program ng GMA Public Affairs na Eyewitness. Silver Medalist para sa Social Issues Category ang dokumentaryo ni Atom Araulia na Bawat Barya. Bronze World Medal ang docu ni Howie Severino na Boat to School para sa Heroes Category. At ang docu ni Mav Gonzalez na Sisid sa Putik para sa Community Portraits Category. Kinilala rin sa global stage sa unang pagkakataon ang action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na Bronze Medalist para sa Entertainment Program Drama Category. May mga pagkakaibigang hindi kailangan ng matagal na pagsasama para mabuo. Tulad ng nangyari sa dalawang bata sa Boracay, mahigit isang dekada na ang lumipas. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Sa loob lang ng isang araw noong 2010, may pagkakaibigang nabuo. Sakay ng kayak, batid ang saya ng dalawang bata sa larawan. Hindi raw makakalimutan ni Kyle na tinuruan siyang lumangoy at nilibre pa sa kayak boat ride ni Marvin, ang batang nakabanding niya. Ang natutuwa po ako dahil nung bata ako, naranasan ko yung pagkakayak dito sa isla ng Boracay. Natutuwa ako dahil may ganun palang bata talaga. No, wala pa akong alam siya yung nag-an sa akin. Kumbaga sa kanya po ako natuto. Kaya sa pagbalik sa Boracay ni Kyle, nagpatulong siya sa netizen na mahanap si Marvin. Ang pagmamagandang loob daw kasi ni Marvin, nais niyang suklian. At makalipas nga ang 14 na taon, nagtagpo ulit ang kanilang landas. Nag-usap po kami, nagkamustahan. Tinanong ko kung naalala niya pa. Thank you ako dahil sa ganung naalala ko ako yung ginawa niya sa akin. Dati naalala mo, maliit pa, di ba? Si Kyle, isa ng business owner sa Maynila, habang si Marvin sumasideline sa pagkakayak sa Boracay at may pamilya na. Ang minsang naudlot na pagkakaibigan, maaari nang dugtungan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.